Magandang araw mga bata! Ating pag-aaralan ngayon ang bagong aralin tungkol sa wastong gamit ng pangalan. Magbigay ng pangalan ng iyong kaibigan. Si Alec. Sino pa? Si Adele. Magbigay naman ng pangalan ng iyong laruan. Barbie doll. Magaling. Ano pa? Lego. Magbigay ng pangalan ng iyong paboritong alaga. Isda. Meron pa ba? Aso. Magbigay ng pangalan ng lugar na iyong napuntahan. GNF Department Store. Sabin and Ormoc. Ngayon, mayroon akong babasahing talata. Tungkol ito sa isang batang babae. Siya si Juan Clava. Nakatira siya sa siyudad ng Maasin. Nag-aaral siya sa Asuncion Integrated School. Si Ginang Ligaya Arbiol ang guro niya. Mahilig siyang magbasa ng mga aklat. Nais niyang magdiwang ng kaniyang kaarawan sa dagat. Dadalhin niya ang maliit at maganda niyang aso. Sino ang batang babae? Tama! Saan si Juan Clava nakatira? Correct! Saan siya nag-aaral? Tama! Sino ang kanyang guro? Ano ang hilig niyang basahin? Tama! Saan siya gustong magdiwang ng kaniyang kaarawan? Wow! Ang ganda! Bakit kaya gusto niyang maligo sa dagat? Correct! Ano ang dadalhin niya? Magaling! Ngayon, ating balikan ang inyong mga sagot. Ito ay ang mga halimbawa ng pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari. Ating tukuyin ang ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari mula sa inyong mga sagot sa talatang ating binasa. Sina Juan Clava at Ginang Ligaya Arbiol ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Ang aklat ay tumutukoy sa ngalan ng bagay. Ang aso ay tumutukoy sa ngalan ng hayop. Ang Asuncion Integrated School at dagat ay tumutukoy sa ngalan ng lugar. Ang kaarawan ay tumutukoy sa ngalan ng pangyayari. Ating muling tandaan mga bata na ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Atin namang tukuyin ang mga halimbawa ng pangalan ng tao.
bata. Nars. Obispo. Sanggol. Lola. Atin namang tukuyin ang mga halimbawa ng pangalan ng mga bagay. Relo. Cellphone. Papel. Mesa. Bell. Atin namang tukuyin ang mga halimbawa ng pangalan ng mga hayop. Ibon. Pusa. Rabbit. Isda. Manok. Atin namang tukuyin ang halimbawa ng pangalan ng mga lugar. Libho Hill Resort, Dagat, Simbahan, Kapitolyo, Siyudad ng Maasim. At sa huli, atin namang tukuyin ang mga halimbawa ng pangalan ng mga pangyayari. Buwan ng Wika. Pista. Kaarawan. Pasko. Araw ng mga puso. Magbigay ng tiyak na pangalan sa mga sumusunod na larawan. Ngalan ng lugar. Ngalan ng tao. Ngalan ng bagay. Ngalan ng pangyayari. Ngalan ng hayop. Isulat sa tamang hanay ang mga sumusunod na pangalan. Lucas, Guro, Ate ay ngalan ng tao. Dagat at simbahan ay ngalan ng lugar. Lapis, laptop at mesa ay ngalan ng bagay. Bagong taon at kasal ay ngalan ng pangyayari. Lahat ng katawagan sa mga nakikita natin sa paligid ay may pangalan. Pangalan ang tawag dito. Mahalaga ang gamit ng mga pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop at pangyayari. Gamit ang mga uri ng pangalan, isulat ang T kung ito ay ngalan ng tao, L kung ngalan ng lugar, H kung ngalan ng hayop, B kung ngalan ng bagay, at P kung ngalan ng pangyayari. Tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Magaling! Tama lahat ang inyong mga sagot. Sa ating maikling pagsusulit, ikahon ang pangalang ginamit sa pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Una, masayahin si Eya. Alin dito ang pangalan? Si Eya ay pangalan ng tao. Mahusay. Pangalawa, mahal niya ang kanyang aso. Alin dito ang pangalan?
Tama. Ang aso ay pangalan ng hayop. Pangatlo, ipinagdiriwang natin ang bagong taon. Alin dito ang pangalan? Correct. Ang bagong taon ay pangalan ng pagyayari. Pang-apat, kumain ako sa Jollibee. Alin dito ang pangalan? Magaling! Ang Jollibee ay pangalan ng lugar. Pang-lima, may bago akong cellphone. Alin dito ang pangalan? Tama! Ang cellphone ay pangalan ng bagay. Para sa ating kasunduan, gamitin sa pangungusap ang mga pangalan.